we have respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured, as seeing he who is invisible. Ako muna, through faith he kept the Passover and sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. Sabay-sabay. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptians assaying to do were drowned. Let's pray. Pero litin ko muna ito, no? Sabi dito po sa 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. We pray na kayo po mag-ingat sa bawat isa. Handa Panginoon, magturo. Especially ang mga guest din po, Lord, mga bago, Lord. I pray na maging malinaw. Lahat sa amin, Panginoon, mga kabataan, ang mensaheng yung umaga at every time, Panginoon, na kami pinagkasama-sama, humihingi ng wisdom sa inyo, Panginoon, pangunawa. I pray ito po i-grant nyo, Panginoon. Again, patawarin sa maraming aming kasalanan, Panginoon. Maraming salamat sa mga blessing din. We also pray for mga upcoming events. May blessing din po to Lord. We also pray mga inaakay namin, Panginoon, bago luma, mga mahina minsan. Tsaka yung mga matagal na rin po naglilingkod, sila po ilalo yung bigyan ng wisdom at mga paglilingkod ng maayos. Umasa kami sa inyong pagpapala at rewards. So, winning especially, Panginoon. Love po, Lord. Again, kayo mga malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Malakas ba masyado? Na ako na konti. Check. Yan. Good morning po sa lahat. Title po natin ngayon is ano ko makalimutan, no? Kumbaga, refrain from the pleasures of sin. Yan ang ating title ngayon. Okay, sa Tagalog, paano tayo makakaiwas, no? Mag-iwas. Kasi ito ilalagay natin sa series natin, no? So, yung mga bago pala, kung kayo nag-YouTube, Facebook din, meron tayong YouTube, na-share ko na kay Christian, no? So, meron tayong mga resources dyan, kompleto po yan, kasi seryoso tayo sa ginagawa natin, amen? Though sa labas kasi public, medyo mga, yan, katulad dyan, pag nag-uumpisa, para makita nyo din yung anong klaseng pag-aaral ginagawa dito. So, the best nandito kayo. Pero, minsan may mga resources tayong ganyan, para makatulong. So may mga siniseries kami lesson para kung talagang dun yung medyo hilig mo sa ngayon at kailangan mo. So ito ilalagay natin sa, obviously, sa mga sins to avoid, no? So again, title natin is Refraining from the Pleasures of Sin. Sa Tagalog, pag-iwas sa kasalanan, hindi lang sa kasalanan. Focus tayo ngayong umaga dun sa pagsasabing pleasure kasi mas hindi lahat ng pleasure mas masama. Amen? Kailangan natin maintindihan yan, ha? Kasi napansin ko rin sa mga preacher. Kasi hindi rin madali mo mag-preach. Amen? Kasi kompleto na dito. Nag-aaral tayo. Mag-uturo ka. I-apply mo yung sarili mo. At lahat na sinasabi dito, obviously, may kinalaman mangyayari sa church. Kaya kailangan tutok tayo. Ngayon yung ibang napansin ko, yung mga ibang preacher, parang nangyayari yung pleasure daw, parang laging kasalanan. Nagkamali ng association. No? Kasi totoo yun, lahat ng kasalanan, kaya ginagawa yan, kahit mali, kasi may enjoyment yan, may pleasure. Kailangan maintindihan natin, aminin natin, at maintindihan natin na kaya nga ginagawa yan, nag-i-enjoy yan eh. Amen? So kaya ngayong umaga, tatagitin natin, ini-review ko yung ating mga sermon din. Mayroon tayo parang ganito din, yung isa naman, yung 5 months ago, sabi doon is yung avoiding shameful experiences, parang ganun. Kasi, parang mga bata, paano natin tinuturuan ng mabilis yan? Pag may ginawang mali, papaluin. Parang alam nilang, iwasan na yung mali. Alam nilang mali, iwasan na yun. So ngayon, dahil alam nga natin na matindi rin ang kaaway, talino siya, no, sa demonic way. Kung paano niya tayo sinisila, okay? Yan ang kinukumpara tayo ng Bible madalas sa parang tayo yung demonyo, para siyang either fowler, basta nanguhuli siya ng sisila. Tama ba yung Tagalog ko? Ano yung sisila, di? Sisiga? Sisila. Silo, sila. Eh, si Pastor, yun ang sila doon. Eh. Kasi parang hinuhuli ng bibiktima, ganun. Tinatrap,
medyo generic term siya sa either tinatrap ka, lalagyan ka ng bitag, or talagang sisiluin ka. Ganun, silo nga naman. Ha? Parang bingwit, ganyan. Kasi si Satanas, yan ang gusto niya mangyari. Loko-loko yun, obviously. Satanas nga eh. So tayo, nasa protection tayo ng Diyos in general, mga tao. Pero may way siya eh. No, kaya madalas natin pag-usapan yung mga bakla tomboy, yung madalas natin pinag-usapan dito. Kasi nga, in a way, parang posible yung mangyari yun, pero nangyari. Na ngayon, katanggap-tanggap na sila sa maraming lugar, pero hindi pa rin. Pero yun nga, kasi yung mga nasa taas kasi, sila yung pinapalabas nilang tanggap sila. Okay? Kaya nga, balikan natin yung nangyari doon sa Iris, ganun eh. Nagising din yung mga tao kasi yung trans daw. Kasi entitled ang ano eh, gusto niya. Ano nga rin? May uniform yung mga lalaki. Lalaki eh. Ewan ko, nilagay niya dun sa kanyang application. Sana naman, walang trans doon. Walang, baka yung application, gender pa lang. Puno na eh. Pipili mo yung kalokohan talaga nitong mga to eh. So lalaki, babae lang. Inilagay mo lalaki. Uniform ng lalaki, ganito. Sabi ng trans, ayaw daw niya. Di nagkagulo. So gusto ko sabihin, sinisila tayo ng kaaway, that matalino lalo tayo. Amen? Parang nakakita kayo mga hype na ganun. Nakita ko na nun sa feed ko, mabira, talino nung ano eh. Baboy. Sinisila siya eh. Di syempre, mayroong pagkain. Naubos na yung pagkain, di pa siya nagbitag eh. So, talino din. Ano kung sinadya yung prank or what. Pero lalo tayo, matalino tayo, hindi tayo masisila ng kaaway. Kasi nga, ano yung pwedeng gawin ng kaaway? Hindi ka paligtas, pwede ka pumunta sa impyerno. Pag ligtas ka na, pwede ka niyang pigilan, huminto, mag-backslide, o kung di naman, hindi masyadong effective. Diba? So, hindi natin ang gusto ng gano'n. Gusto natin effective tayo para sa paglilingkod sa Panginoon. Kung numbers sa pag-uusapan, of course, all winning, kita yung numbers na yun. Hindi ka tinatamad, effective, natili din, hanggat maaari at least. Pero kung hindi man nag-church sa atin, at least, pag nakinamusta mo, ligtas pa rin. So, tatatong ligtas. Okay? Kaya, yun ang title natin ngayon. Actually, wala akong manong outline. Kasi nga, hindi ako nagkaroon ng time masyado. Pero meron ako. So, yun ang pa-focus natin. Paano? So, alam natin ito yung mali. Tutulungan natin tayo sa yung mga bata, no? Para makaiwas kayo dyan. Pastor, maano nga, pleasurable nga eh. Ba't ako iiwas sa isang bagay na masarap? Di ba? Well, kasi lahat ng kasalanan, maumpisa yan, masarap. Parang ang madalas nating sabo dyan, para medyo light muna yung pagkain, di ba? Mga bata, yung isang anak, Stephen, maganda yung ngipin kasi nakaiwas sa candy. Ngayon, dalawa, pinabayaan na kasi bata naman yun eh. Ayun, ang nangyari sa ngipin. Ano nga mga ngipin nyo? Madalas example natin ngipin kasi ano yan eh, concrete example sa mga bata. Pabayaan mo ngayon yan. High school ka pa lang. Magsisisi ka na. Diba? So, ganun din ang kasalanan. Masarap yan sa umpisa. Kain ka lang ng kain. Sinabi, uy, huwag mo siya doon. Minum ka ng tubig after. Mag-toothbrush ka after kumain. Ayaw mo, tamad mo. Gusto mo maglaro agad. Kain, laro, kain, laro. Ano nangyari sa ngipin mo? Kaya magtawanan. Kaya nga nag-aaralan natin eh. Marami na nagsisi dyan. No? Kaya ngayon, dyan pa lang kayo. Yung iba mapala, di ko sinabing tamad lahat ng ano, masarip masipa. Yung ba, medyo matibay. Yung ba, ganun eh. Si mamaya niyan, tibay ng ngipin yan. Yung ba, ganun eh. Sabi niya, nilagyan daw ng bata pa, nilagyan daw ng ano, yung mga totoo yun. Nilagyan daw ng bawang. Totoo ba yun? Yung mga totoo yun. Bayabas. Bayabas. Anyway, so again, anong title natin? Refraining from the pleasure of sin. So masarap yan sa umpisa. Kaya dapat matuto ka right there and there, bata ka pa. Masama nga yan, ito yung bubunga niyan. Umiwas ka dyan. Tulungan natin, tulungan tayo ng salita ng Diyos. Yan na yung focus natin ngayong umaga. Amen? Nakakarelate ba lapas na? Matanda na ako eh. Walang, hindi ka palagpas dyan. Pwede ba tayong gamitin ng Diyos pag tayo matino? Pag hindi, nakakatisulang ka pa. Imagine nyo, kung natin, laging naisip si Daddy, di ba, andun. Alam nyo naman ang ating effort dyan, di ba? E paano kung nagloko na si Daddy dun? O di, yung effort natin lahat, mabaliwala. Minsan, ganun po kabilis yan eh.
Kaya dito rin, ganun din. So, ngayong umaga, again, re-refrain tayo, iwas tayo sa kasalanan. Hindi lang sa kasalanan, yung mismong alam natin, inamin natin, masarap yan eh. Pleasurable, para tayo makakaiwas doon, okay? Okay, so pero number one, ito yung medyo marami tayong gusto ba umiwas sa kasalanan? Parang yung kausap ko kahapon, nagtagal kami kasi alam nyo na, matanda pa si Loso po. Sabi ba naman, eh kung gusto mo talaga, kasi tanong natin sa umpisa, di ba, kaya ba iligtas sa sarili mo? Eh kung gusto mo talaga, kaya yan. Di sabi nila, ano, so hindi po tumanggap yun, kasi at least nakanarinig na Jeline, nakita nila, na-witness nila ang hirap minsan. Yun na lang yung consolation dun. So pero, hindi po totoong kaya natin. Kaya sa kaligtasan po yun ha. Kaya kung ligtas ka na, ano ng Diyos, talagang dapat iwasawin hanggat maaari. Again, parang ngipin. Anong gusto nyo? Nabungi isa o nabungi lima? No? Sampo. Di ba? Kung nabungi na yung isa, alam mo nang ganun pala, kailangan yung toothbrush. Simula ngayon, ano muna, alagaan muna. At ang ngipin, ganun yan. Pasira ng pasira, pasira ng pasira. The more na tinatamad kang alagaan yan. So ngayon, spiritual ang pag-usapan natin. Pwede pong mapabayaan ng spiritual? Hindi dapat. Kasi pag yan, parang ngipin niya, nakakainin niya ng kasalanan. And then, pag ngiti mo ngayon, spiritually speaking, yung mga ganun eh, spiritually speaking, pag ngiti mo, tinitingnan yung buhay mo, sira ang buhay mo eh. Pero at least, salamat, dahil nasa Panginoon ka, kaso, mas maganda pag ngiti mo, dahil bata ka pa lang, naalagaan ka na. Tulad ni Prince, yan, yung mga ba, yan magandang alagaan eh. Yan, si Richie. Pag ngiti mo, pag laki mo, talaga naman, blessing po yun. Amen. Mayroon mo, kung rin, mayroon dito yung ganito katandaan ako kay Daddy. Tapos nagpatotoo yun. Simula po, umpisa, pinaglaban ako nanay, tatay ko, pastor ko. Kaya ngayon, talagang, pag hindi naman, walang kasalanan, pero, pag tinignan mo yung buhay, talagang malinis. Ang gandang inspiration nun sa marami sa church. Amen? Amen. So yun natin target. Okay. So number one, paano nga tayo makakaiwas? Okay. So number one, tingnan natin yung ito lang yung verse natin eh. Yung passages natin, pero may maraming supplement dito. So kilala niyo po si Moses. Kung di niyo kilala, siya po yung ginamit ng Diyos na leader ng Israelite umalis sa Egypt. Sila po'y captured doon. Sila po'y alipin sa Egypt. Hindi basta-basta makakalabas doon. Kaya tabahadol sila doon eh. Kaya sila ino-oppress. Sa buhay minsan natin, tayo ino-oppress. Pero di, lalo sa kaligtasan, yung mga hindi paligtas, ino-oppress siya ng demonyo eh. Ikot-ikot lang yung buhay nila doon. Sa halalan, dami mga programa na naman eh. May liga, iniiwas ba yung mga tao sa Panginoon? May liga, mamaya may piyesta na naman. Asa mo yung piyesta? Wala, ewan mo. Mga, ha? Budget. Ano budget? Budget. Maniwala ka, ang dami nakaka-capture dyan. Ubus ang oras kahit mga Kristiyano minsan. Yung Miss Universe man naman pag-uusapan eh. I-share mo pa yan. Kaya lang sinasabi siya dito sa church na to, wala nanonood dyan, sana. Kasi sinabi ko sa kanila, ayan ay international, parang mga prostitution yan. Oh, hindi naman ganun. Ako, hindi mo kasi alam. Men, idol ko yung mga taga Venezuela eh. Venezuela. Yan ang uso ng dami dati. Lahat daw ng ano, tao dyan, maganda. Pwede po yun. Mga ano nila yon, mga pautot nila yun, tsaka commercial yon. Sa Thailand din daw, di ba? Kasi prostitution capital yun ng mundo. Kung mga bakla na rin doon. Kaya bahala ka kung sinahulo ka, doon ka. Sige, magkaroon ka na AIDS doon. Kaya tayo napunta doon. Miss Universe, ano yan? Sa page, kasi yung nilalaro tayo ng demonyo. Yung mga unsaved, especially yung mga unsaved. Kaya tayo, parang inaagaw natin sa demonyo yung mga yan. Pag ano, uy, dito ka, dito ka. Sabi siya yung demonyo ko na. Eh, dito ka lang, isipin mo lang yung mga makamundong bagay, basketball, di ba? Labada, ano pa yan? TV, program, yung program nila sa Netflix, di ka maubusan dun. Magsasawa ka dun.
Eh, magkakaano lang yun. Parang, ako, sana malugi na ng tuluya kasi puro bakla rin pinapalabas na sa Netflix eh. Ayan, so, eh, number one, kaya katutulungan natin tayo, no? Paano tayo makaiwas dyan? So, number one, saan ko ba nakita yun? Actually, kasi nga, nire-review ko yung ating, yung unang, ano dito, nakita ko yung unang point natin, yung, eh, pastor, paano kung yung aking anak, malaki-laki na to, matanda na to, hindi ko na lagi pwede paluin. Pero talagang nahuhumaling siya sa kung ano mo yan, TikTok, ano mauso na ngayon. Internet yan po lalo, no? Internet. Yung mga anak ko, pag naging binata na to, delikado yan. Amen? So, paano natin sila hindi mayaalis doon? So, number ang ginagawa natin, pag medyo ano na, hindi na pwedeng paluin, or pwedeng paluin pero mahirap na. Yung ginagamit ni, tingnan natin, sinabi ni Paul, no? Anong ginagamit natin minsan? Ang sabi ni Paul sa Corinthians to eh. Na may meron sa Peter, pero dito sa mali yung aking keyword. Pero dito na tayo sa Peter, no? Sabi dito, pakibasa po, ready, go. So yan po yung applicable sa unbeliever siya kasi believer, no? So yung sabihin, pag ikaw yung naglilingkod sa Diyos, tuloy-tuloy ka lang kasi yung iba dyan, pag alam nila, wala na silang masabing masama sa iyo kasi nga doon magkakaroon pa rin, makakita pa rin yan. Pero still, magandang paglilingkod sa kanila yun na dahil inalagaan mo yung testimony mo, wala silang halos masabi sa iyo. And therefore, mahihiya na sila bandang uli. Amen? And then, matutulungan mo sila kung hindi na sila magkakasala at least sa bagay na yun kasi talagang walang masabi. So, ang gagawin na lang nila, ang bait naman ni Alex, gagayahin ko na lang si Alex. Ganun na lang. Ang ganda nung ganun, di ba? Medyo subtle siya pero makapangyarihan yun. So, ibig sabihin ko, yung nahanap ko yung pipeful eh. Isa verse ko rin, chan-chan niya. Tulungan niyo nga ako. First Corinthians. Yung ano po, yung fornicator doon. First Corinthians 5 yun. Alam ko. Yan. So yan, so yung context po dito nga, mayroon silang isa talaga nung special case na loko-loko talaga. Problema, hindi lang kaya nagkakaproblema, hindi nga na sinasabihan, no? So ganun po yan. Kaya isa mga ginagawa natin dito, minsan kung makukuha pa sa preaching, pero minsan, hindi makuha sa preaching, oo nang oo, opo, opo. Loko-loko na pala, may ginagawa na palang kalokohan. So gagawin talaga doon, pinapahiya na. Amen? Amen. Masama ba magpahiya? Masama yung pag lagi na lang ganun, di ba? Kasi para tayo mga ano naman yan, mga bata. Yan, so ito na lang. Sabi dyan, and here, puff up. Ito kasi hindi nila sinasabihan, eh, loko-loko nga. And that rather more, dapat nalungkot tayo dun. That he that had done this deed might be taken away from you. Dapat pag may ginawa talagang mali, alisin nyo na yan para hindi na makahawa. Okay? Minsan ganun talaga. Sobra na yung kalokohan, kasi nungalingan pa, ganyan. Kakausapin mo, tatanungin mo. Parang magabayan ba siya, may turo mo sa tama. Sinungaling pa. Isang yan, to deliver such as one unto Satan for the destruction of the flesh that the spirit may be saved.
on the day of Jesus. So may mga panahon, mapapahiya siya, aalisin siya, bandang huli. Kung talagang ligtas yan, aayawan niya yung mapahiya siya, di ba? Kaya number one, yan na talagang hiniya niya dito kasi nga, grabe. Kaya sabi dyan, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Masama yan, hindi kong gustong kasama yan. Kaya point number one natin, paano natin maiwasan yan? Anong ginawa ni Paul dito? In-expose niya, di ba? So, ginamit niya po yung number one, yung shame. Shame, ano yung shame? Shame on you. Pinahiya niya. Kasi nga, wala nang, parang wala nang hiya eh. Mga bata, kaya huwag kayong masyado sensitive naman. Ako, pinapahiya ako niya, no? Sinabihan ako late, di naman ako masyadong late. Matatapos na yung service, nakakadumating. Eh, syempre, kung may mga bisita doon, na sino yun? Ayaw pala yung 10 years ng member dito yan. Ah, okay lang sa inyo yun. Hindi okay, kaso wala kami magawa eh. Kaya ang gagawin doon, minsan mapahiya, mag-iisip niya yun siya. May mali ba akong ginawa? Eh, minsan, kung minsan-minsan lang, di, papalagpasin na yun, di ba? Eh, kung lagi. Yan o, sabi nga dito, pag ganyan niya, lalo na mga inaasahan ko na, sino ba tinatawag natin brother dito? Yan, si Christian, tsaka si DM, di ba? Kasi kahit na parang ginagamit na yan. Eh. Si daddy ko na, loko-loko pala si DM. Medyo playboy ko nungari. Communicator pa, anong gagawin dyan? Sabi niyo, dapat yan, di na yan. Hindi yan sasama sa fellowship. Yan sinasabi dito, ititiwalag. Ganun yun, para huwag gayahin. Kaya number one, how to refrain from the pleasures of sin. Ganito kasi yan, pag pinahiya ka ngayon, magtitimbang ka ngayon, gusto mo bang mapahiya, ayaw mo. So, titimbangin mo, masaya akong kunwari, anong kasalanan na... Umpisa muna tayo sa, ano bang ano, kinakahiligan niya ngayon? Kung napapansin yung iba. Ngayon, fornication, mapasok tayo dyan. Yung medyo malight lang muna, TikTok na lang. Okay? Kasi yung talagang kahit sa US daw, problema daw yung mga young people nila, pa mga tanga ng ano, sayaw-sayaw. Buti ko sayaw lang, eh, bastos na eh. So kaya nag-aalala yung iba, naisira na yung ulo ng anak ko kasi pag, kahit saan, mga sayaw eh. So, paano yung pag pinahiya mo? Amen? Kaya tayo ganun. Napansin ko, kahit dito, kahit sa halala, eh, yung mga hindi makabitaw doon, talagang bumitaw sa church. Baliktad, no? So, pero at least, nag-ano siya, nag-isip sila, ikaw, bilang pastor, ikaw yung nag-bring up sa kanila, no? Ano, bumili ka na. Yung pag pinahiya mo, di ba, minak natin yung TikTok, pati mga games, na walang kakwenta-kwenta, sobra na. So sila ay mapaya and then sila ay mag-iisip at pwede ngayon sila, mayroon sila opportunity na piliin yung tama, umiwas ngayon sila sa pleasures of sin. Kasi nga, yes, masaya ka ngayon, mamaya pahiya ka naman, nahihiya ka magpakita kung kanino, ay pasto, kasi hindi ka nag-church, kasi naglaro ka lang, kasi napuyat ka. Oh, puyat bata, palang puyat na ano yun, nagtrabaho, hindi, naglaro. Kasi inahabol yung ano. Ang gagaling pa naman ang marketing ngayon ng ano, kahit sa games. Iba, gumagastos pa dyan. Ay, hindi ka makakapag-level up yung mga kailangan. Bumili ka ng ganyan. Yung anak ko dati, ganyan. Sabi ko, kutusan kita dyan eh. Ang dami kong pera dati kasi sa Smart dati, di ba? May libre ka. O, ano gusto mo dyan? Coins, mga diamonds. Ang dami kong pera. Sabi ko, sige, bilan natin. Na-addict naman. O tayo, ito, bilin mo to. Sabi ko, sandali lang. Na-addict naman. Kaya, paano tayo makaiwas yung hiyain nyo? O anak, anong gagawin mo? Maglaro ka na lang, di ba? Bata pa tayo, ginagawa na natin yan. Ganon din sa church. Huwag kayo magtatampo. At lalo, huwag nyo sabihan yung pastor nyo na puro ka na lang ganyan eh. Eh, ganon talaga eh. Si Paul, ganon. Yung Panginoon, ganon. Anong gagawin mo sa akin? Iba ako. Ah, may iba akong alam. Maalam, mataba utak. Ganun talaga, number one, shame. Gamitin nyo. Ginamit ni Paul yan, ginamit ng Panginoon yan para tayo makaiwas. Number two, ito, punta tayo sa ating ano. Actually, marami pa akong sige, punta natin yung ibang ano verses, sorry.
Dito yun eh. Kasi mag-important term yun, no? Or point. Anong nangyari kay Adam and Eve noong unang sila ay nagkasala? Di ba nahiya sila, tinakpan nila yung kahubaran nila. Ay, nakakahiya naman hubad. Eh, kung walang kasalanan, walang nakakahiya. Mag-asawa naman kayo at, di ba? Pero yun ang una nangyari sa kanila, tandaan nyo po yun. Kasi may na-expose sila sa isang bagay na alam nila yung masama at mabuti na hindi naman na malaman noong panahon na yun. Eh ngayon, alam na natin lahat ngayon yan, lahat tayo, okay, mag-hubad na kaya sa ating swimming, magiging ano tayo discreet. Ano pa? Ano nangyari po kay Miriam nung siya ay nagkasala? Binigyan siya ng leprosy. Okay? Eh sabi nito, sabi sa kanya nung Panginoon mismo, ha. Eh sabi ni Moses, kapatid ko yan, Lord, patawarin niyo, pagalingan niyo na. Tama naman dapat, di ba? Pero sabi ng Panginoon nagsabi nito. Okay, basa niyo, ready, go. And the Lord said unto Moses, if her father have caused grief in her face, shall she not be ashamed 7 days? Let her be shut out from the house 7 days, and after that let her be received in the camp. Okay, sa Tagalog, sabi ng Panginoon, kaya naman niyang pagalingin niya ng ganun lang eh. Kaya sabi niya, kahit daw na may ginawang masama ang tatay mo, baliktad yung anak sa tatay, talagang masama, to the point na yun nga, dinuran, or pwedeng ano to, hindi literal. Pero still, may mga ganun eh. Pag talagang bastos or something, di ba, hatawin mo. Ay, practice natin yan, di ba, para hindi magmura yung anak mo. Kasi narinig niya sa labas yan eh. So, ginagawa pa ng magulang, para talagang di na magmura, kunwari yung ano, bastos. Hinahataw po yan sa bibig mismo. Kasi syempre, minsan, alam mo, dito lang ang palo eh. Pag talagang masama at pinakita sa'yo ng magulang masama yan, pag hinataw ka sa bibig, hindi mo makakalimutan yun. Ano sinabi ko? Sorry. Diba? Bastos ka eh, ganyan. So, ganun din sa kanila. Minsan, dinuduraan yung mga Hudyo, kadiri din. Eh, pero, symbolic po yun ang kadumihan. No? So, siya sabi niya dyan, ng Panginoon ngayon, again, yes, pwede kong pagalingin ngayon niya. Pero sabi niya, may ginawa siyang mali. So, dapat lang daw na siya ay mapahiya muna, no? Kaya siya po ay, sige, hayaan muna natin, siya ay magkaroon ng leprosy 7 days. Papagalingin natin yan para sa'yo, Moses, kasi lingkod ng Diyos yan. At yung request siyang matindi ay gagrant ng Panginoon. Pero hayaan muna siyang, ang sabi? Should she not be ashamed 7 days? So, dapat lang, tama lang na siya ay mapahiya. And number one po ha, yung shame, hindi ko na isahin, pero marami po yung shame eh, sa Bible. Isa pa nga. So, ginagamit po talaga yan. So, ginagamit niya sa tama, may ginagamit niya sa mali. Okay? So, kaya huwag natin lagi tayo namamahiya. Amen? Tantsahin nyo rin. Pag hindi ka naman pasto, tapos kapatid mo lang, yung masyadong pahiya. Hindi mo patansyado yan. Ano pang magandang example dito? Nakakahiya bang magkaroon ng sakit? Lalo pag parusa ng Diyos? Siyempre. Proverbs tayo. Ito muna, positive muna, no? Ayaw natin mapahiya. Ang mga likod ng Diyos, lahat tayo, ayaw natin mapahiya. Ito. Sa Psalms, sabi dito, pakibasa, ready, go. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. Isa pa. Ayan, so may kinukumpara niya ay sarili niya sa iba. Kasi sabi niya, Lord, huwag mo naman pahiyain.
O kaya mapahiya ako dahil yung kalabang ko pa, mga alam mo na, mga uncircumcised, mga hindi na iniwala sa'yo. Gusto ba natin na mapahiya ang Panginoon? Katulad yan, sa Pilipinas, sa San Mateo. Gusto ba natin dumayo ang bakla nito, tapos nagpaparada pa dyan. Na. Kahapon naman, yung aso naman yung problema. Kahapon kumakain kami, sarap ng kain na namin. May aso na amoy ko. Iba na yung tao ngayon talaga eh. Aso, nakatayo pa sa, ano, pinaakit pa doon sa lamesa nila. Buti medyo malayo nga kami. Aso, ano yung mautak ng mga tao ngayon? Sa mall, iuso na yung aso. Eh, ganun din yung mga bakla, kinukupa sa aso yan, di ba? So imagine nyo, nagpaparada dyan, ano mangyayari? So sa halip na sila yung mahiya, minsan tayo nahihiya sarili natin. Ay, huwag na natin galawin yan kasi ito lang tanggap na sila. Hindi sila tanggap ng Diyos. Pinepeke nila yun, inatanggap nila kasi pinipilit sila ng mga matatas na opisyal. Pero kahit kailan, di yan katanggap-tanggap lalaki. Lalaki yan, iba yan sa babae. Dalawa lang ginawa ng Diyos. Na. Kaya ngayon, sinasabi ni sino ba? David din to, no? Lord, huwag mo na kaya mapahiya ako. Tayo dito sa church, kaya lagi siya sabi sa inyo, magsuportahan tayo dito, bandang huli, sino ba mapahiya? Sige nga. Sama-sama tayo. Pag-iibasan, hindi nakikiisa dito, baliktad pa gagawin, yung mga simpleng bagay lang ha. Kahit misal, nagpe-pray tayo, may hiccup, ganyan, meron na namang gumawa nung Thursday. Anong gusto nyo mangyari? Kung mag-hiccup kayo, atas huwag nyo pa halata. Simpleng bagay yan. Nag-iingay. Nag-i-press dito, mag-iingay dito. Tapos mababagsak kung ano. Sabi, ingatan nyo ng gano'n ba kahirap yun. Kung ikaw yung nagumamit niyan, siguraduhin mo, i-secure mo yan. Buso mag-iingay, alam nyo, mahal yan. Hindi tayo bumili ng pipitsugin kasi nga para sa inyo din. Mahalaga yan sa inyo, sa magiging buhay nyo, ministry nyo. Pangalagaan nyo. So ano pa, ayaw natin na mapahiya. So kaya gagamitin ngayon natin yung bagay na yan sa panalangin sa Panginoon at sa ilamang bagay pa. Hindi natin, hindi tayo galit pag pinahiya natin. Sinasabi natin, hoy, mahiya ka naman. Diba? Pasok ka ng pasok sa school, hindi ka pumapasa. Mga ganun ba? Ay, ang yabang na naman, pastor eh. Hindi. Lahat tayo, mag-focus ka dun, hindi ka naman pinagaan eh. 1 plus 1, 11. Patay tayo dyan, nakakahiya naman yun. Ganyan ba yung mga baptist? Amen! So, ayaw natin mapahiya. Gamitin natin yan para yung iba umiwas na sa pleasures of sin na ipagpapalit yung Panginoon, ipagpapalit yung kahihiyan. Di ba? Yan yung term nila dyan eh. Ano pinag-aaral ka ng nanay mo sa Bible po? Yung mga, labi kasi yung mga, tawag dito, yung mga asa, anak nating babae, di ba? Lagi ko sabi sa inyo, yung anak mo babae, maliit pa yan eh. Kaya naiisip ko na lagi yun. May anak ng pastor, ganyan eh. Talagang hiyang-hiya siya, talagang amin. Masipag pa naman, kaso talagang ewan ko kung ano yung anak daw niyang yun, nagkamali daw. Kaso buti, isang beses lang, dalawa, tatlo. Pinag-uusapan na siya ng mga pastor. Ano nangyari dyan? Buti matatag din. Patuloy lang siya. Pero yung anak niya, yun nga, ang consolation na lang daw, nagsisi rin. No, salamat, nagsisi. Nagtinuo naman. Ay, kaso, basag na yung testimony. So, kaya pwede ba natin gamitin yung kung natin sa preaching? Hindi kayo nihiya lang. Ginagamit yung natural po yun. Kaya ka nahihiya, alam mo yung may tama at mali. So, ngayon, pag ginamit natin yun, normal kang tao kasi nahihiya ka pa, iiwas ka ngayon sa kasalanan at saka, ang sarap mag ano yun, sarap mag boyfriend-boyfriend kahit bata ka pa eh. Kasi wala kang magawa ka sa buhay mo, yun eh. Ang dahil pwede mo, bata ka pa, ang dahil mo pwede mag-aral, pag-aralan. Mahihilo ka sa dami ng available na knowledge na pwede mong i-focus sa sarili mo. Bakit ka puro jowa-jowa dyan? Amen? And number one, shame. Hindi ko na dagdagan yun. Ha? Pangalawa, ang dami pa kasi dito eh. Sana tayo natututo. Ha? Number two, balikan natin si Moses. Kilala si Moses?
Ilang taon si Moses namatay? 40 yung, hindi mahirap tandaan eh. 120, amen? Pero yun yung si Moses kasi, ganito po yan, dakilang lingkod ng Diyos. Pero again, ang topic natin, paano tayo iiwas, pansinin natin yung nangyari kay Moses. Paano siya nag-umpisa? Siya ba'y nag-umpisa na ng talagang ano siya? Nakalala ko tuloy palabas eh. Yung ano, baby, di ba, umiiyak nung tinignan. Oh, maganda ba yung anak mo? Pogi ba ito? Pag tingnan, no? May 6 abs na. Ano? 8? Ano ang abs niya? Ilan? 6 pack na, no? Hindi ganun, ha? Walang pinanganak na ganun. Ano kasi yun, eh? Kalokohan, eh. Pero si Moses, alam niyo, patay dapat si Moses. Alam niyo ba yung panahon nila? Lahat ng lalaki pinapatay. Ang dahilan lang kaya nanatiling buhay si Moses dahil sa mga magulang niya. Ang sabi dito, ang utos, patayin lahat ng lalaki. Sabi nung parents niya, wag! Huwag natin papatayin to. Pwede kong patayan dito sa ating, sa atin. Uy, lahat daw ng ano, public school, tanggapin niyo mga bakla. O sige, dyan, ipasok na natin dyan. Kung may kakayanan ka naman, anong gagawin mo? Eh, mahirap eh, gusto gagastos pa ako. Kaya mag-church pa kami, mag-Sunday, masyado nang abala yan. Minsan yung mga magulang, di ba paglaban yung, ano nila, yung mga anak nila eh. Si Moses, kaya nagkaroon ng Moses, tagapagligtas ng panahon nila. Pinaglaban. Siya ng magulang niya, huwag natin patayin to. Hindi, sabi nung ano, patayin daw eh. Pag hindi daw, ano, pabakunahan daw, pabakunahan. Eh, yung ating kapitbahay na matay, nagpabakuna eh. Isa naman, nagkasakit. Eh, ano sabi nung ano, mayor eh. Sabi ni Duterte, pag dito, lumabas na ako ng bansa eh. Eh, pwedeng mamatay mo. Ah, di naman sigurado, pero baka mamatay. Sige na, bakunahan mo na. Kasi ganun tayo kahina eh. Pero ang point ko actually dito, number two, paano tayo iwas nga? Paano tayo iwas sa kasalanan? Kasi si Moses po, nung leader na siya, may opportunity pa rin siya magkasala, di ba? May opportunity siyang mag-compromise kay, ano nun, kay Pharaoh nun. Pwede niyang gawin yon. Kahit ngayon, mga pastor, nag-compromise yung iba. Ano yung para makaiwas tayo? Number two, remember your, either your parents, your mentors, yung pastor mo, kunwari. Dapat nakikinig ka, pinaglabang ka niyan. Patay ka dapat. O kaya dapat hindi ka naligtas kung ano, patulad nung mga kilala natin, protektado nila yung anak nila, ay mamigisya na ng Bible doon. Wag, huwag kayo dyan. Huwag kayo pupunta dyan. Nagkumpara niya ngayon yung sino bang ano dito, pinagpalang bata dito ako natin. Si Joshua, kaya si ano. Pinaglabang kayo ng magulang nyo. Sino ba dito? Kaya si Kuya Jun na lang. Kahit na paano, di ba? Hindi si Kuya Joe perfectong tao. Pero nakita niya, ito yung totoo. Ay ko, mag-church tayo dyan. Kahit anong mangyari. Pahinga muna, Sunday. Importante yan, paraan ng Diyos yan eh. Amen. Wala naman sinasabi si Diyos na mag-ano tayo, mag-school dyan na matuto kayo. Tapos pag Sunday, mag-inom na kayo, bahala na kayo. Hindi. Pag naintindihan mo, ito yung tama, paglaban mo yan. Yung mga anak nyo, huwag nyong mahayaan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno po, kasabihin lang lagi nila, they care for you. Pero inside, pera-pera po ang labanan dyan. Uy, may project tayo ngayon. Nag-iisip yan paano sila makakurakot. Maniwala kayo. I-record nyo po yan. Pag laki-laki nyo, tanong nyo sarili nyo, totoo yan. That's exactly the fact. Totoo yan. Nakawan lang yan mga kasi available ang funds. Na-establish yung taxes. Saan pupunta yung tax? Magkaroon tayong project. Nasabihin nila, concerned kami sa inyo. Anong project? Kung ano man yan, fill in the blanks. Sila nagnanakawan lang. Pero still, kaya tayo mga magulang, paglaban natin yung mga anak natin. Ngayon, pag ikaw pinaglaban ka ng Diyos, ng pastor mo, ng magulang mo, sino mentor mo, kuya mo, amen? Alam mo dito, ginagalang ka si
Kuya DM niya eh. Nakapinsan niya minsan. Kapatid niya. Kaya hindi basta-basta yan maano, kahit yung magulang mahina. Amen? Amen. Si Kuya James, ganyan din ang kwento niya. Kahit paano yung kanyang nanay, mga kuya niya, kahit pa paano some degree, pinaglaban siya. Hindi katulad ng mga iba. Pinabayaan na lang. Ngayon, kung paano ka iwas ngayon sa kasalanan? Nang belto, pwede ba at least i-recognize mo, alalahanin mo yung mga magulang mo. Hindi ka na matay dahil pinaglaban ka nila. O sana makonsensya ka naman. Amen? Kundi dahil sa aking magulang, patay ako ngayon. Tapos, magkakasala ka lang. Ganun ba yun? Gusto kong magpasarap eh. Gusto kong magpasarap. Walang pakialam sa tatay ko na sabi niya ayaw niya na ito. Amen? Parang ganun na kanina. Shame and then remember your mentor, your parents, your pastor. Alalahanin nyo lang, aalis ka talaga dyan eh. Pag nakita mo yung sakripisyo sa'yo, sana kung matalino ka, maglalandi-landi ba ako eh, sabi nga nung ano, halos hindi na kami mabuhay para lang pag-aralin kami. Tapos, hihiyain mo ba ang Panginoon? Number 3. So sabi dyan, doon pa rin tayo, no? Sabi dyan, ipasok ko na rin, napasok ko na rin pa rin, bukod sa parents, mentor mo, pati ang Panginoon. Kasi si Moses, ganun po yan eh. Kaya may Moses, talagang andun yung provision sa kanya ng Panginoon. Amen? Biruin mo na iligtas ka dun, yung lahat ng batchmate mo, patay eh. Ikaw lang yung nakaligtas. Ang Panginoon nagsalba sa'yo. So next na tayo, ano pa? Ito pala yun. Sabi nito, because they saw that he was a proper child. Isa yun sa dahilan eh, sabi. Sa sabihin, parang yun nga, six-pack. May six-pack. Joke lang yung six-pack. Pero minsan yung mga bata, makikita mo, ang ganda eh. Hindi ka tulad ng iba na gusto mo i-discard. May kapansanan, di ba? Tingnan ko kayo dito, mukhang mga proper child naman kayo eh. Depende rin kasi sa mata minsan yun eh. Yung iba, kahit maayos eh. Ayaw ko niyan, i-abort mo yan. May mga ganon. By the way, kayong papa-abort, ala, sinasabi sa inyo yan dito. Kung may kasala na kayo, huwag yan dagdagan. Amen? Amen. Tang na loob. Sabi dito, eh, sino ang gumawa sa kanya? Yung pala yung point ko, ang Diyos ang gumawa sa kanya. Kaya kung nakita ng mga magulang niya, parang ito, medyo kirap to ha. Ayun mga kapansanan ng mga ano, medyo payat-payat, patpatin to, baby pa. Patayin na natin, tapo na natin. Kasi ang Diyos ang gumawa sa kanya, kaya ligtas siya ngayon. Hindi sila natakot sa hari. Amen? Amen. Hindi na natakot kay Duterte. Ano sabi na ano, hindi kayo nagpabakuna, lumayas kayo dito. Sabi ko, loko-loko ka. Doon ako nag-init, tsaka kay Isko eh. Sabi ni Isko, bukod sa bakuna, pati sa mga bakla, sabi niya, let's celebrate together with our national community. Sabi nung high school teacher, huwag mo sabi niya, mga bakla. Sinisira nito mga loko-lokong itong lipunan natin. Alam niyo ba yon? Kaya dapat hindi tayo may mga pagkakataon, hindi tayo takot. Kasi depende sa ating desisyon, ano mangyayari sa mga anak natin. Ay, wag mo nang galawin yung mga Mormon, mga businessman yan, eh. Ganun agad yan, mga iglesia ni Manalo. Oh, basta, ano yan, si Abante, eh, baptist yun. Wag mong gagalawin yan, baka wala kang support dyan. Dapat di ka takot sa mga, kung sinong malakas ngayon. Next, ano ba? Paano tayo makakaiwas? Dapat yung, dapat, alam natin, huwag tayo mapahiya. Huwag natin pahiya ang Panginoon. Magulang natin, number 2, alalahan na yung magulang, mentor, pastor mo, huwag mo mapahiya sila, ang Panginoon, siyang gumawa sa iyo, kaya buhay ka ngayon, at lalo, ligtas ka ngayon. And then, sabi dito, paibasa nyo nga, ready, go. By grace, Moses, when he was upon 3 years, he used to call the sign of Pharaoh. Ito na po yung nangyari, no? So, siya po ay inampon nga, no? Para sa hindi nakakalam, inampon siya ng Pharaoh's daughter. So, basically, para na siyang ano nga, Prince of Egypt. Basically, ano siya, mayaman, among the ruling class. Pero bakit nga ni-refuse yun? Sige nga.
No, anak ka na Duterte. Duterte pa rin ako talaga eh. Hindi pa ako updated kay Marcos eh. Sino ba mga ano ni Marcos? May Duterte, kunwari ganun. Alam mo, loko-loko yung tatay mo. Eh pero pag anak ka niyan, kasama ka doon sa mga blessing. Oh, anong gagawin mo? Kung matino ka, dapat ikaw na yung mismo mag-asabi doon na wala kang pakilala sa tatay ko. Mali yun! Yan ang sinabi dito. Kaya sabi dito ni Moses, inayawan niya po yun. Pero yung point ko dito, sabi niya, when he was come to years. Hindi niyo ba yun? Ibig sabihin, nag-mature siya. Kaya point number 4, pakilala ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5 na. Bilis. Mayiging matapang ka, maglilingkod ka sa Diyos pag nag-mature ka. Pero anong gagawin mo ngayon? Umiwas ka sa kasalanan. Eh, yung kapatid kong maliit, bastos din niya minsan, tamad, bata pa kasi. So kaya ang point natin ngayon, pwede ba mag-mature ka ng maaga para makaiwas ka na dyan sa mga kahihiyan na yan. At lalong huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa mga hindi ligtas. Amen? Kasi nga wala silang material, wala silang ano eh, wala silang nagtuturo sa kanila kasi ayaw din naman nila. Yung pari no, pag nagsalita yun, hindi naman nakikinig yung mga tao eh. Sige nga, nakikinig ba yung mga yun? Alam nila, hipokrito yung mga yun eh. Amen, amen lang yun, pero wala yun. Parang ano lang yun, social ano lang nila yun. Hindi naman sila yung sigawa nun eh, para, di ba? Lalong di sila kilala nun. So, number 5, mag-mature kayo na maaga. Si Moses, nung nag-mature siya, yung tamang ano, nakita niya, pambira, bakit ako magkukunwari? Hindi ko naman mga kababayan to. Ako talaga ay people of God, kasama ako sa people of God. Kaso mahirap yung mga people of God, mga yan, no? Tadyak-tadyakan, inaalipin. Pero nag-mature siya kasi. So, hindi niya sinakyan po yung kasalanan ng Egypt, yung false religion ng Egypt, ang ginawa niya, nag-refuse siya doon. Kaya ganun din tayo ngayon, ayaw mong, paano mo maiwasan yung, sarap naman mag-inuman, no? Sa mga kumpanya, sarap niya, no? Lolo ko, magbobolaan kayo doon. Tapos inom-inom. Sarap nun, di ba? In a way, pero hindi rin. Pag nag-mature ka, mandidiri ka dun. Sabihin mo yung sinasabi ko dito, kahit di ka pastor. Ba't ako punta dyan? Nagagawin nyo dyan? Eh, mayroong rapol dito. TV. Hindi ko kailangan TV. Kung kailangan TV, bibili ako. Wala akong pambili. Di ako bibili. Wala eh. Ba't ako makikiswerte? Swerte dun, no? May rapol daw dun. Tapos magbibida na sila. Magyayabangan na sila dun. Iinuman sila dun. Pag hindi ka umiinom dun, ako, para kang tanga dun. Ikaw yung mukhang tanga. Baliktad. Eh sabi ko, di na ako attend dyan. Ang gagawin ko dyan. Baka ikaw yung manalang TV. Marunong ako statistics. Okay? Simple lang yan. At saka kahit ako yung manalo, ayoko makita yung mga bakla, madalas yung mga bakla yung host dun. Ayoko na. Men? Ayun, number na tayo. Nakakalimutan, hindi ko nalagyan ng number kasi. Number 5, mag-mature ka na maaga. Iiwas ka dyan. Ay, masaya to. Candy, oh. Candy. Matured ka na. Ayoko niyan. Gusto ko. Karne. Gusto ko. Baliwag. Ayun. So, next na tayo. Abusin natin ito ngayon. Ano ba? Sabi dito, choosing rather to suffer affliction with the people of God. So may dalawa siyang pinipili ngayon kasi nga si Moses ay the same time nanggaling siya Israelite siya eh. Levi pa nga eh. Pero nabigyan siya ng pagkakataon ngayon dito, Egyptian prince. Ano pipiliin mo? Eh mga Egyptian talagang mga pagano, as in literal pagano. Nakita niyo ba yung mga Diyos-Diyosa nila? May pusa, may ibon, may sphinx, may hindi mo alam unggoy na may. Ganun yun, hiniwa, sinasamba nila yun. I-associate mo ba yung sarili mo dun? Sa bansa natin, ganyan, mga Katoliko, di ba? Nazareno. Ako nga pala, Katoliko nga pala ako, kahit tinanggap ko na si Jesus, parang ewan ka naman, no? Kung tinanggap mo ang Panginoon, ligtas ka, kasi hindi ka nagtiwala sa sarili mo, kasi mali, sinabi mo, mali, tinutuwa sa'yo ng Katoliko. Ba't mo i-associate yung sarili mo dun? Kaya number 6, choose God's people.
God's will and God's people and plano ng Diyos sa'yo. Mamili ka ng tama at yung mga kasalanan na yan, hindi ka na masasayahan dyan. So yun, kaya yung alay lakad, naranasan mo yan, yun yung masaya kasi yan. So, tatadya kang pangamit sa ano, walang mga sasakyan. Kasi iba naman, ako din minsan, tatambol din ako dyan. Saka po, alam mo, sikat na sikat ka. Wala naman kumakaway doon. Kasi lalo yung nag-ano kami ng kandila, alam mo, eh sakit-sakit ng kandila kasi. Di ba? Kasi natutuluan ka. Okay na yan, sakripisyo sa Panginoon. Eh, iba naglagay ng ano, papel. Eh, ba't sila din na ano? Walang kaalam-alam. So ngayon, anong gagawin mo? Pag baptist ka, walang ganun. Ha? Walang Biyernes Santo. Walang Pasko. Ibang nagpasko din yung iba. Wala, ganyan-ganyan. Ako, ayoko na. Sabi ni Moses, dahil mature na siya, namili siya ng tama, pinili niya ang kalooban ng Diyos, hinayaan niya na maging ano siya, pahirapan din siya. Amen? So ganun po yan. Kasi pag in-associate mo na, tandaan niyo ito. Pag nagpa-baptize kayo, yun na yun eh. Ayoko na pala ng ganyan mga yan. Dito na ako. Eh kaso, sarap ng mga music nila. Yung mga, di ba, sa ASAP, sa mga, ASAP pa ba? Yung mga, kay Vice Pangit, ano man yun. Siyempre, hindi na makikinig nun, di ba? Eh, yung mga sakay ko kahapon sa halala, yun ang pinapakinggan, yun ang day, sabi ko, oy. Eh, siyempre, mga bago pa lang kasi, kaya nga tinuturoan natin. Pag-baptist ka, hindi na yung music mo, amen? Amen. Pwede ba, mamili ka na. Ngayon, mamili na kayo, basta, Katulik ka mo, dati yon. Yung aral nila, tinanggap nyo ba, naligtas ba kayo? O bakit nyo yan? Si Moses, ganun eh, Prince of Egypt na siya, kaso mga, ano, may pusa, may agila. Kung matalino ka dito, naligtas ka, people of God ka, dito ka na, eh, mahirap, gusto eh. Mahirap dyan, walang ano dyan, walang racket dyan. Hindi ka tatanggapin sa ano dyan, kahit yung mga Katolik ko, mga ganyan po yan. May office mate ako dating gano'n, mga ano yung mga for Christ ala, youth for Christ, yun, sabi naman, ano, tinanong ko eh, ba't active ka dyan? Alam mo na, mga connection. Kasi yaman na businessman, eh wala ka doon, eh kung andong ka, oh gusto mo maging manager dito, ganun. Hindi po iglesia ni Manalang paumpisa dyan, Catholic pa lang sila master dyan, maniwala kayo. Anong gagawin natin? Kaya kong pangalanan nyo, challenge nyo ako, okay? Siya nagsabi nun. Pero si Moses, inayawan niya, sana ganun din tayo, amen? Ayaw niya nung biglang yaman, kasi Brad eh, Brad. Yeah, Brad, di ba? Ganyan po yan. Pag medyo matindi na, mga Knights of Columbus, ganyan. Ganyan na usapan yan. Oh. Si Moses, inayawan niya yun. Pumili ka para makaiwas ka doon. Kasi pag andun ka na, associated ka na doon, oh, anong usapan na doon? Eh, ganyan talaga gawain natin eh. Hindi ka na makaiwas doon. Nagtrabaho ka sa custom. Naku, ganyan talaga tayo. Yan ang customary. Dahil nasa custom tayo, yan ang customary natin. Mga magnanakaw po yun. So, number, kung anong number to, umiwas tayo dyan. Amen? Amen. Ano pa? Ito yung pinaka-ano natin, no? Sabi dyan, done to enjoy the pleasure of sin for a season. Ito yung magandang realization, mga bata, mga kapatid. Yes, masarap minsan yan eh. Diba? Huwag naman yung kasalanan na yan. Pero sabi ng Bible, may panahon lang yan for a season. Si Moses alam niya na yes, pag naka-associate tayo sa mga reyna-reyna, hari-hari, total, inampo naman ako, dito na ako. Alam niya, nako, anong mangyayari sa akin dito? Eh, ang Diyos ang maghuhusga sa atin lahat. Eh, kung tinatawag na nga siya yung magiging tagapagligtas nila, aayaw siya, sa palagay niya, anong gagawin sa kanya ng Diyos? Kaya ganyan din po tayo ngayon. Kayo, bata pa kasi iba sa atin. I'm sure nararamdam, katulad nung ako yan dyan sa kalagayan nyo, naramdam ko agad yun eh, pag china-challenge kami ni Pastor. Mamimili ka nun. Anong gagawin? Mag-church o mag-balkada? Magbasa ng Bible o magbasa ng magazine? Kung ano man yan.
Uso dati sa amin, manga. Basta tayo ng ganito, manga. Kabastosan din yung iba na puro. Kaya may office mate ako nun, yung suot niya minsan yun eh. Si ano, sino ba yun? Si Naruto. Sino yan? Sabi ko, kaya mo na yun, hindi ko kilala yan. Ano mong power niya kung tumakbo, pag ganun pa. Talagang isip bata eh. Ayoko niyan! O yun, di, ano rin ako, di rin ako tinulungan. Okay lang. Gagawin ko dyan. Ngayon, alam ko na, dahil nasa edad na rin ako ngayon, di ba? Yes, nung unang panahon, nung time na yun, talagang saya, saya. Barkada, ganyan-ganyan. Ngayon, wala, iwanan din sila eh. Laglagan din eh. Gusto ko ba yun? O, nasa church ako ngayon. So, dahil yung pagpunta po ako doon, welcome ako doon. Masaya sila dahil tayo nag-mission dito. Mas gusto ko na yun. Amen. Kaysa yun doon, wala nang pansin na yun, siraan pa yun. Yung mga office mate natin, ayoko nung ganun. Mas maganda na, piliin mo kalooban ng Diyos, people of God, kasi yung kasalanan, masarap yan sa umpisa lang. Ngayon lang yan. Ilang panahon lang, sabi nga lang, adultery, fornication, ilang minuto lang yan eh. Ikaw magka-AIDS ka. Alam nyo ba yung AIDS, mga bata? Yung pinakamatinding sakit na yung mga sakit ng mga bakla, again yun. Kasi napakakadiri po niya mga yan. May mga virus yan na nakukuha lang pag ganun. Mga bakla, papalit-palit ng ano, parang aso, malala pa sa aso. Nagkakasakit yun, ano. Talagang hindi ka magpapakita. Ito nga pala si Rodel Naval nung siya ay nagkasakit. Naku, hindi napapakita sa TV yun. Sa ano, kasi kadiri, nakakadiri, parang parang naagnas daw yun eh. Amen, ano? Ano yung mga ngayang people? Ano yung mga ano? Dapat niya iwasan? Fornication. Diyan sa ilalim ng tulay, natawa rin ako eh. Pero, ilang taong ka na, Pami? Ayan, ganyang edad si Pami. Nagpapadede ng bata. Sineshare ko pa yung kasama niya, nagpapadede. Ano ba ito? Ang hirap ng buhay! Amen. Sa halip na nag-aaral ka ng Bible, tsaka ng secular, ano man yan, pinaplano mo yung buhay mo, hindi, tatadyahan ka ng asawa pag di mo inan yung anak nyo. Kasi hindi ka nagplano eh. Fornicate, landi-landi ka dyan eh. So ganyan pa, masaya yun, time na yun, di ba? Jowa-jowa, jowa ko pa, crush ka ni ganyan. Kasi, ano, sarap naman pag-usapan. Ay, ngayon, hindi na ako pag-usapan lang. Hindi na, gawin na natin. Ganon. Ano nangyari? Naalala niyo yung last time, last week, di ba, si Joseph? Ganon din, matalino si Joseph eh. Ayoko dyan. Gusto ko yung plano ng Diyos sa akin. Ano nangyari kay Joseph? Hindi lang yung sarili niya ang pinagpala, buong Egypt at buong Israel. So yan po yan, kaya actually ito yung pinaka-point natin ngayon. Yung kasalanan, sandali lang yan, masarap yan, masaya. Pero dadaling ka niyan sa lugar na hindi mo gusto. Next, ano pa? Sabi niyo dito, pakibasa niyo ulit, ready, 26, ready, go. Hindi natapos dun eh. Alam niya na masarap lang to bandang uli, paghihirap na. Ang alam niya, pag tinanggihan niya yon, paano napunta si Jesus Christ sa Exodus? Kasi matagal na si Jesus Christ, siya ay Diyos. Amen? So, nung pinili niya, alam niya, pinili niya ba sa Panginoon, ganun din kayo ngayon. Mag-jowa ba ako o mag-church? Pag pinili mo yung Panginoon, pinili mo ang Panginoon. Pag pinili mo yung kalooban ng Panginoon, pinili mo yung Panginoon. Amen? Magpapabaptize ba ako o maghahang na lang ako dito? Delikado rin yung mga nakahanging na ano. Kaya pag nag-solve niyo, napansin nyo ba? Sabi ko yan. Okay, naitindihan na. O sige, gusto mo tanggapin ng Panginoon ngayon o next year na? Matatawa na yan eh. Kasi alam niya, ba't next year pa? Eh kasi iba pag umaasa, magtatanong muna ako sa aking mga ano, pag alis ito ni Pastor, tanggatanong muna ako sa kanya. Eh, ba't magpapaliban mo pa eh, kung mamatay ka mamaya? Kaya ngayon, importante po yung choice nyo. Piliin nyo lagi ang Panginoon. Si Moses, ganun. Naku, alam ko pa. Diba, unang pinatay niya Egyptian eh. Pag kinampihan ko yung people of God na mga alipin, yung mga Baptist, karamihan dyan ano,
Kaya mamayaman dito, mga... Wala naman eh. Kahit si Brother Jess, kinukutas-kutas na niya sa opisina eh. Mayroon kami mga mayabang na ano doon. Kaya hanga ako dyan kay Bud eh. I'm sure ganun din ako eh. Pag nabanggit yung pangalan mo doon. Okay lang, tingnan natin pagdating ng panahon. Amen. Yayabang nyo. Hindi ko sesyaran yung mga ganun. Bahala sila. So si Moses, balik tayo dito. Sino yung pili ko? Egyptian. Kasi pinapahirapan ko na yung kwento ha. Imagine mo ito kapatid, ito. Hindi mo kapatid, loko-loko. Pero kakampi kayo, kosa-kosa kayo. Kunwari, parang opisina din. Nasa politiko. Sino Marcos naman tayo, Marcos. Kunwari, si Marcos. Tsaka Rimualdez. Sino magkaano ngayon? Rimualdez, Marcos ngayon eh. Alam mo kung ano ni Marcos, hindi ko alam eh. Tahimik to, matalino din eh, no? Sa Bigas, yan ang alam ko yan, sa Bigas, di ba? Sa Bigas. Ito, Palmer. Ito, kakosa ko. Sabi, paano natin magiging 20 pesos yung Bigas? Eh di siyempre, pahirapan natin yung mga Palmer. Mahala sila. Di ba? Maghirap sila, maghirap. Pangakuha natin. Bandang ulit, yung akin ang bigyan yan eh. Basta mapababa lang natin ngayon para lang manalo tayo. Kung nga rin ganun. So, pero si Moses na-realize niya, loko-loko itong mga to. Bakit mo alipinin yung mga tao? Kasi wala, hindi sila makalabas doon. At pag hindi, parang ano sila, basically alipin niya, ipapatay mo pag hindi sumunod eh. Kaya na-realize ni, ano to, pamilya, loko-loko itong mga to. Ang ginawa niya, pinatay niya yung Egyptian. Namili siya doon. Ganun din kayo. Eh dito, alam niyo na kung paano magpisa mga bakla, mamimili ka. Ano kaya? Doon ako sa bakla o doon ako kay Pastor Ace? Karamihan ng Baptist, okay naman yung mga bakla. Eh, doon ako sa ano, kay Abante. Ginagalam daw niya yung kanyang secretary na bakla. Eh, si Pastor Ace, ano yan eh? Mamimili ka. Amen? Amen. Si ano, si Moses, pinili niya tama. Kaya ang point natin dito, ano? Realize it is better in Christ. Sabi dito, si Jesus, ganun panahon nila, ganun din si Jesus eh. Yung mga apostol, ganun po talagang, ano sila, hindi sila ginagalang nung panahon na yon. Bakit sila susunod kay Jesus? Sabi dito, pag tayo sumunod kay Jesus, ito yung tunay na Diyos, pero sa ngayon, inaapi siya, alam nila, later, mas mayaman si Jesus kaysa sa Egypt, okay? Kay Moses to. Kasi alam niya nga, totoo si Jesus, siya ang Diyos, at therefore, hawak niya lahat eh. So, ngayon, anong pinili ni Moses? Ni Jesus. Anong pinili niya? People of God. Anong pinili ng mga apostles? Si Jesus. Kasi, naintindihan nilang mas better si Jesus kaysa mga rewards ng sa panahon ngayon. Okay? So ano pang kailangan natin gawin para makaiwas tayo? Pasto, wala akong choice eh. Naalala ko tuloy aking Sunday school yung aking tinuturuan doon. Yung pangalanan. Kaya nakuha ko yung ano kasi nakita ko mahal na mahal yung manay niya eh. So, example lang naman. Papatayin yung nanay mo. Sabi mo, Kristiyano ka ba pag sinabi mong papatayin nanay mo? Medyo mahirap, no? Sabi niya, oo naman. Wala ka naman matay yung nanay ko, di ba? Sabi niya. Ang sabi dito, isang takot tayo kasi sa mga hari, sa mayor. Sino dapat ang katakutan mo? Ang Diyos. Bakit? Sabi ng Panginoon. Yung tao, kaya niya lang patayin katawan mo. Ang Diyos, pwede niyang patayin katawan mo. Pwede niyang tapos sa impyerno. Kanino ka matatakot yun? Ang problema sa ngayon kasi hindi na pinag-uusapan yan. Pero ngayon, kahit iwasan pa nila yung topic, mawawala ba yung katotohanan na may langit impyerno? Kahit iwasan mo na iwasan yan. Parang si Ben Shapiro, hindi nyo kilala yun, okay lang, hudyo yun eh. Yung sikat na sikat yun among Christians. Kasi ang galing, ang talino. Republican to. Eh, tinanong siya, naniniwala ko dyan? Hindi ko naniniwala dyan eh. Ba't hindi? Eh, wala akong pakialam dyan eh. Kasi nga, hudyo, manitigas ang ulo. So, sino pipiliin mo ngayon? Ha?
Ibang audio again, mga mayaman din. Pili ka lang. Kasalanan o Panginoon? Sagutin niya sa sarili niya na lang. Kaya another point ko dito, para makaiwas ka sa kasalanan, kailangan mo maging matapang. Okay? Be brave. Sabi dito, wala siyang takot sa hari. Yung nanay niya, hindi na takot sa hari. Dito, hindi siya takot sa galit ng hari. Yan ang nakakatakot minsan, galit eh. Ay, mong gagalitin yan. Diba? Yayariin ka niyan. Dapat di tayo takot para maisalba tayo doon sa, para again, yung mga pleasure of sin lalong manghina sa'yo. Hindi ka na tutuksuhin. Uy, inuman tayo, pff, ayoko niyan eh. Hindi ka na tutuksuhin doon. Ayaw mo na, nandidiri ka doon eh. Ay, magano tayo, punta tayo ng bar. Ano yung bar? Ano yung bill house? Ano yun? Ay, ito nga pala yung aking ano, kaibigan na okay lang daw sa kanya, hindi mo makasalan. Pero kayo, eh? Ilan ang ano niya, no? May sakit niya, sigurado yun. Amen? Amen. Ano ba? So, ano ba? Tapusin natin to. Through faith, he kept the Passover and sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should not touch them. Alam niyo sa mga mahirap gawin, ito yung ginagawa natin ngayon. Alam ko yung iba sa inyo, hindi naintindihan yung lahat na nangyari dito, di ba? Soul winning, Bible na naman, aking mga yan. Alam nyo, isa sa mga ginawa ni Moses na maganda, kahit di niya naintindihan, kasi dito, keep through faith, he kept the Passover. Hindi niya alam exactly yung mangyayari doon. Bakit may kailangan papatayin, tapos yung kukunin yung ano, yung laman loob. In-instruct siya doon eh. Mas, saan to? Eh, sabi niya, sumunod lang siya. Huwag niyo gagawin ngayon dito yan, ha? Wala na tayong animal sacrifice. Pero may mga bagay rin actually hindi naintindihan, di ba? So, pero kung naniniwala ako at maniniwala ako sa Panginoon, kailangan sumunod ka doon at ganun ginawa. Ano mangyayari sa iyo ngayon? Bigyan ko ng example yung idea sana. Sinong friend idea dito? Close? Sinong close yung idea? Sabi ko, close to eh. So, ang gagawin mo ngayon, kasi mahirap yung music, di ba? Hindi nyo basta magigive up yan. So, ang gagawin mo ngayon? Warningan mo siya ngayon, di ba? Wala ako sa akin ano. Yan, so, kaso pag sinabihan ko sa kanya, baka hindi na kami friends. So, be brave. Kailangan matapang ka. I-risk mo yun. Either sabihan ka ng mali, masyado ka namang ano eh. Yeah. Sinong close niya na? Si Eze kunwari. Sabihan mo ganyan eh. Gusto ko itong anong to eh. Sinabi niya pa sa akin kung ano yung music niya. Binasa ko yung lyrics. Masyadong madrama. Sabi ko, drama naman yan. Ah, sige ka, pag inanong mo yung music niya, baka umalis lalo yan dito. Inilis natin yun. Amen? Amen. Matagal na natin ginagawa yun. So, yung mga bagay po na hindi natin maintindihan, kaya ang title ko dito, Obey the Details, kahit hindi mo naintindihan. Sunod ka lang sa Panginoon. Ganun ang ginawa ni Moses na ano yan kay Moses, yung sa Passover. Pre-practice nila yan, di totally nila naintindihan, pero nakapasa-pasa, pinasa-pasa sa kanilang generation. Bandang huli, naintindihan po nung yung generation ni Jesus na yung pala yun. Kaya pala tayo, ni na Paul, ni na Peter, kaya pala pinapatay yung animal, yun yung sacrifice. Later, si Jesus pala yun. So, hindi madali po yun, pero pag sumunod ka sa Panginoon, yung katuloy sa music, nung una, hindi ko maintindihan niya, pero nung sumunod na, sige, bawal daw, sige, hindi. Bandang huli, ayaw mo na rin yun. Ah, yung pala yun. So, dahil sumunod ka, doon ka nakaintindi. Amen? Tapusin na natin. Last. Kayo ulit. Sir, ready, go. Paano tayo makakaiwas sa pleasure of sin? Ang instruction sa kanila dito, di ba? May mountain dito, sa likod, mga Egyptian. Patay tayo dito, ipit tayo dito. Nasa harapan nila, ocean. Eh, imposible yan. Alam, lumangoy kami, pati yung mga baby namin, lumangoy. Sabi ng Panginoon, forward! Go forward!
Sabi niya, sige po, sumunod sila. Ano nangyari? Nahati yung Red Sea at tumawid sila na para silang na hindi sila nabasa. Tapos yung kalaban nila, yun ang nalunod. So anong point doon? Parang makaiwas tayo dyan, alam nyo, sumunod ka lang kahit parang imposible. Hindi siya imposible sa Diyos eh. Pero parang imposible. Alam nyo ba, ganyan sa kasalanan minsan, ah, lahat ng lalaki, babaero talaga yun. Lahat. Lahat? Lahat. Kung sabi nga ni ganyan eh. Imposible yan. Hindi imposible yan. Amen? Ngayon, pag sumunod ka ngayon, Bible ka na, di ba? Nag-church ka pa. Doon ka makakita ngayon ng mga, ay, si brother ganyan nga, poging-pogi yan, pero bakit na natiling sa isa lang yan? Tingnan nyo, tingnan si Brother Jesse, poging-pogi, di ba? Nakita nyo ba yung post ni Brad na, no? Ang jauma pa. Paano natiling isa lang ang babae niya? Paano yun? Sumunod sa Diyos una. Bandang uli, natuto ka ngayon. Masarap pala isa lang asawa mo, bukod sa tusuportahan ka niyan, buong buhay mo, yung anak mo po. Hindi ka papalaki na maayos, yung anak mo rin, may respeto sa'yo. Mas gusto ko pala yun. Hindi ka gusto mong lagi akong tamponan ng joke. Oh, yan na naman si ano. Oh, kamusta yung asawa mo? Okay lang. Hindi, yung isa. Gusto mo ganun ka? Walang galang sa'yo yung mga anak mo. Ang tanda mo na. Tapos si tatay, oh, bahala sila. Yung mga ganun po, maraming ganun. Sinagkamali sa buhay. Ang saya kasi, ma'am, mabae, kasalanan. Hindi nakaiwas. Kasi sabi niya, imposible yan, imposible yan. Lahat ng lalaki talaga, ganun yan. May panahon na lilipas yan pag sumunod ka sa Panginoon. Amen? Amen. Ngayon, di na sigurado si Brad kasi wala na eh. Di ba? Sa edad namin, wala na. Parang tanga ka na lang pag babae ka pa eh. So, ulitin ko ha, mga points natin. Paano tayo makakaiwas dyan? Una, nakahiya yan eh, sa Bible. Ginagamit siya. Kung alam mong kasalanan niya, yes, masaya ngayon, pero bandang uli, mapahiya ka. Gusto mo? Iwas ka na. Number two, alalahanin mo yung mga parents mo, mentor mo, pastor mo. Kaya ka nga iniiwas dyan. Kasi yes, masarap ngayon niya, pero yun ang sabi nila eh, papahiya, babaliwalay mo ba yung ano sa'yo? Bumuway sa'yo? Nagparal sa'yo? Doon makakaiwas ka doon pag lalo mo silang, lagi mo silang inaalala, ay si Papa kawawa naman, nagpaba ako, tapos lalandi-landi ako ngayon, di ba? Isipin mo rin ang Diyos, siya ang gumawa sa'yo. Dapat pinatay ka na lang niya, hindi ka niya ginawa kung hindi ka pagpapalit mo siya sa kung anong kasalanan niya na masarap ngayon. So pang-apat, mag-mature ka agad, para mawala na yan. No? Makaligtas ka dyan sa mga pleasure na yan. Ayaw mo yan kasi matured ka na. Piliin mo ang Diyos, ang kalooban ng Diyos, tsaka yung people of God. Imagine mo yan, lumaki kayo sa church. O lagi na kayo dito. Ako di ako lumaki sa Diyos, pero kaya sino ba? Kaya ito na lang mga bisita natin na sana magpabaptize. Sumunod sa Panginoong Raya, si Tricia. Mapapalapit ka ba sa kasalanan pag lahi ka dito? Naitanong yung preaching natin, di ba? Mamahihiya ka na lang. Wala kang masagot kay pastor pag tinanong ka, asan na po ako? Eh, masakit po ang ipin ko. Ah, sige, pagaling ka. Next week ulit. Ah, masakit po yung paa ko. Ah, sige, pagaling ka. Ah, next week po, maglalaba. Ah, sige. Sinungaling mo na lang kung tuloy-tuloy mo pa yon. Kaya pag ngayon, pag nasa church ka, mapuprotektahan ka. Amen? Amen. Makakaiwas ka ngayon sa kasalanan. Ano pa? So yun, dapat naintindihan mo yung kasalanan, saglit lang yan. Ay, yung pleasure of sin, saglit lang yan. So hindi mo dapat i-desire kasi saglit nga lang eh. Maganda yung katulad isang pa sa pamilya, masaya yung pamilya, ginagalang hanggang pagtanda nyo, nagkukwento pa kayo, o anak, naalala mo ba nung ako ay bata ka pa ganyan? Di ba, sarap mag-isip nun. Yun nga, di mo nga malalaman yung kung iniwanan yung pamilya mo eh. Pinagpalit mo kaninong loko-loko katulad mo. Nasa na ako? Saglit lang yun. So, better rewards from God. Yun lalo na yun. Lagi ko sinasabi sa inyo, Pastor, di mo alam yun eh. Hindi, alam ko yun. Iniwala ako dun. Yung sinabi ng Bible eh. Mas magandang reward dyan. Eh, kahapon nga lang, di ba, sunod-sunod na kami. Tapos mamaya, swimming pa tayo. Sabi ko, nakapagod na.
Okay lang yan. Matay din tayo lahat. Ito yung iniisip ko, rewards! Yung mga pastor na tatamad-tamad, puro ano, bahala kayo. Ah, ngayon, ang galing nyo, ha? Si Abante, ha? Sige! Sige lang! Ano kang ano ngayon meron si Abante daw? Meron siyang... Yung matindi yung laging... Jaguar! Ngayon ang laging ano kayo, Abante? Si Pastor Ace, APB! Naku, pambihira. Babanggain lang ng ano yan. Reliable po yan. Pero ngayon, gumagano na yan. Okay lang yan, sa langit naman. Ako, ako'y lilipad, di ba? Rewards ng Panginoon. Ano ba? Be brave! Kasi pag matapang ka, ayaw mo rin ng mga hina-hina eh. Di ba? Puro games. Eh, ako na. Puro landi-landi eh. Ayun na yun. So, tapusin na natin. Yung mga imposible, maniniwala ka sa Diyos na hindi yan imposible kasi nga, ginawa niya na eh. Amen. Ilang beses niyang pinatunayan po kahit yung mga 80s niya, kahit pag-aralan niyo po yan, yung mga galit sa Diyos, eh, sabi nila, yung Bible, mawawala na yan. Ngayon, baliktad eh. Ginagaya nga nila eh. Wala sila may palingin. Yung China ngayon, kung mga communist na country, sabi nila, walang Diyos. Ngayon sila gumagaya na may kulto na sa Korea, may kulto sa China. Ano nangyari? Hindi nila kaya eh. Ang tao pala, ganun pala talaga naghahanap ng Diyos. Eh, ganun talaga. Ang Diyos ang gumawa sa tao eh. Hirap na hirap sila kung paano nila utuin yung mga tao. Walang Diyos, walang Diyos, walang Diyos. Eh, nagkaroon ng ito, naniwala yung anak niya, may Diyos. Paano sisirain yun? Eh, di gumawa sila ng kulto. Ba't kami inuha sa kulto? Doon ka lang sa totoo. Amen. Kaya kawawa ka pag ikaw ay gusto mo panandalian lang aliw. Amen. So again, series po to ngayon pa lang ano to. Pero obviously ang wala sa mga points ko, ha? Wala sa mga points ko, pero makakatulong sa iyo ayan. Kaibiganin niyo yung mga tamang tao. Amen. Alicia, Alex, nakikita niyo si Ate Jamie niyo, tsaka si Ate Jana niyo. Ay, naku, baka boring to, lagi nakapalda. Ang bait siya mga yan, matalino pa. Ngayon, si Brother Jason, ako, dito umiinom eh. Kaya nagbabasketball yan, mahilig sa, ano, sapatos. Okay, tapos na natin. So, again, huwag nating desire yung pleasure of sin. Ano yung papalit mo doon? Mga Baptist, mahilig sa pagkain. Pero sa konti lang din, amen? Wala akong naamoy ngayon. Pero yan, so may konting ano din naman tayo, di ba? Pleasure, kasalanan ba? May halo-halo ba dyan? Uy, kasalanan yun, di naman. Once a year, twice a year, hindi kasalanan yun. Mapagutom na lang ulit ako ng ibang panahon. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa patotoo again ni Moses, Panginoon, nung una, Panginoon, siya'y mahina din, takot. Bandang muli, siya yung nag-decide, Panginoon, na sumunod sa inyo. Maraming salamat sa kung paano niya siya ginamit. Pinakita niyo ang kapangyarihan niya sa kanya nung umpisa. Hanggat siya sumusunod, lalo niya nakikita ang kapangyarihan niya, Panginoon. Nawa, ganun din po ang bawat isa sa amin. Lagi, hindi nga namin makikita lahat sa umpisa. Pero, magsaliksik din kayo, Panginoon, paano ang mga madami ng galit sa inyo? Noong una pa lang, bakit ang Christianity andito pa rin, lalong tumitibay, kahit maraming peke, lalong lumulutang, Panginoon, yung totoo. Panginoon, nawa, makita namin dito yan yung katululatian, yung katotohanan. At lalong mag-decide kami ngayon na, yes, minsan masaya yung kasalanan, pero mag-decide kami, Panginoon, na tulungan nyo rin kami, na ayawan namin, Panginoon, yung mga kasalanan, Panginoon, na yes, parang ito ay pleasurable, talagang pleasurable, but ito pala ay for a season lang. Nawa, ang aming mata ay nasa eternity. Ang aming plano, Lord, mas malayo-layo, Panginoon, kung para sa mga believer. Hindi lang sa buhay na to. Hindi ang aming mata, Lord, nakatuon sa inyong rewards. And therefore, kayo mag-isipag, iwas, Panginoon, sa mga pleasure of sin for a season, Panginoon. Tulungan niyo mong bawat sila, lalo mga kabataan, Panginoon. Intindihin namin na mga bata, Panginoon, maiksi pa yung kanilang vision, Panginoon. Minsan, kung ano lang narinig nila ngayon, kung anong uso. Panginoon, tulungan niyo mong bawat isa. Ito namin, ang inyong salita pala, ito pa yung uso ng tagal na.
Ito'y katotohanan, hindi mababali. Sinusubukang baliin at tumbasan, Panginoon, ng demonyo bandang huli. Inyong katotohanan ng mamayagpag, Panginoon. So I pray, yung matalinong bawat sa again, tulungan niyo pang bawat isa. So, salamat sa mga victories din po, Lord. Ngayong bisita, Panginoon. Ang mga plans, Panginoon, bigyan niyo po ng katagumpayan to. May service ulit, may sino mawi-witness na sa namin doon, mas ma-win doon, Panginoon. Ang kakainin, Panginoon, maraming salamat sa nag-aanda lagi, Panginoon. Maraming fellowship tayo maayos. Maraming kalusugan din po tayo sa katawan namin, Panginoon. Maraming salamat po sa provision. Kaya manulati. In Jesus' name we pray. Amen.